Hi everyone, I'm Christy Renoco and welcome to CBR Artistry. And for today's video, ay mag-a-unbox at mag-re-review tulit tayo ng Shinhan Watercolor. Dalawa yung in-order ko. Ito yung isa, yung palette, at yung ito namang medyo mabigat, Shinhan Watercolor. Kasi naghahanap ako sa National Bookstores, SM Beauty Department Store. Itong Shinhan Watercolor, wala. Sa Korea siya mabibili. So, naghanap ako sa Shopee at doon ko siya nakita. So, ito yung Shinhan at ito yung palette. Sasamahan niyo ako at reviewin natin at i-unbox natin. So guys, ito na nga yung Shinhan Watercolor at i-unbox na natin to. Unahin muna natin tong isa, yung watercolor palette. So, ito na nga yung palette natin. Ito ay, tatak niya is Mijello. Mijello, hindi ko alam basa. Baka Mijello. Mijello. Ayan. Fusion 33. Airtight, leak-proof watercolor palette. 33 colors. Naghanap kasi ako dun sa Shinhan. Alam ko may palette din siya. Nang tatak niya is Shinhan. Wala akong makita. So, ito na lang yung parang available nila na palette. 32 yung colors ng Shinhan. Wala akong makita ng 32, so ito, 33. Ayan. Ganito yung pinaka-itsura niya. So, check natin yung likod. Ayan, okay. At ganito pala yung pinaka-itsura niya. Ayan. Okay, basahin natin tong part na to. Okay. Airtight chamber. Keeps paints fresh for days, even weeks. Ayan. Tapos, constructed of high-impact plastic for durability. Removable inner trace allows for easy clean-up. 33 wells and a large mixing area. Ideal for travel and thin air painting. So, pag kung gusto mo mag-travel, pwede ka mag-paint kahit saan kasi, for travel siya. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. So, ayun. Buksan na natin. Okay. Charan! Ayan siya. Ang ganda. Ito, plastic. Pero parang hard naman siya. Hard plastic siya. So, ito. Ayan. So, meron siyang, ito. Mga container to. Tapos dito, dito ka na magpapalit. Ayan siya. Ayan, pwede mo siyang, ayan, ito yung mixing plate niya. Ayan, so pwede mo siyang kusang ilagay. Tapos dito eh, ilagay siya. Ayan. So, ayan, tabi muna natin to. Tingnan natin kung natatanggal ba itong. So, hindi. Nakakabit talaga siya dyan. Ayan. So, mamaya na to. Yung next natin is yung, ayan o, yun pala. May nakasulat na, Made in Korea. Yeah. So, tabi muna natin to. And yung next naman natin is tong, ito na yung Shinhan Watercolor. Buksan natin. Ang ganda. Packaging pa lang. Mamahalin na. Ayan siya. Yan. Total of 104 colors. Pero, yun ata yung total. Pero ito kasi.
32 color set siya. Ayan. And then nandito yung mga colors. Sa likod, ayan, ito. Ayan, professional Shinhan watercolor, extra fine artist, watercolors, aquarels, extra fines. Ayan. Tapos, nakasulat dito, a master expression of superior quality and expertise. Shinhan watercolor, extra fine watercolors for professionals. Oh. Ito, dito naman sa gilid is 15ml, 32 colors. Then, ayan, may... Ayan. Ang ganda. So, try natin buksan. Buksan natin. Ito yung parang manual ata to. Ah, okay. Andito lahat ng colors. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, ito na yung loob. Sobrang ganda. Ang ganda ng ano, packaging. Parang professional na professional niya talaga. Eto siya. Medyo malaki. Malaki yung pinaka-tube. I-check natin yung mga details dito sa tube. Dito sa likod nakalagay ay do not place this product in direct sunlight. Do not put in mouth. Not for use on cloth or fabric. Tapos dito sa harap, meron siyang nakalagay na B, light fastness, tas tatlong star, tapos yung plain box. Nabasa ko to dito sa manual. Check natin kung ano yung mga ibig sabihin nito. Dito sa manual nakalagay yung letters pala is yung A, lowest price, tas yung B, low price, yung C, below medium price, D, medium price, tapos yung E, high price. Siguro ito yung pag binibili mo per piece. Tapos yung nakalagay dun sa tube, yung highlight fastness. Yung light fastness niya is yung tatlong star. Ito, high light fastness. Tapos ito, normal light fastness. Tapos ito, low light fastness. Tapos ito, yung transparency ng per color. Pag yung plain box, it's transparent. Tapos ito, semi-transparent, semi-opaque, tapos ito, opaque. So, yun pala yung mga ibig sabihin ng details dito sa tube na to. So, yun, iswatches na natin itong mga colors na to. At syempre, bago ko magpatuloy, kindly like this video and i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo makaka-relate dito and tap nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa video na i-upload ko. Inarrange ko yung mga colors ayon sa pagkasunod-sunod kung saan sila nakapwesto dun sa box. At ang pag-a-apply natin dito sa ating swatches ay konting water sa left at pagdating sa right ay dinadagdagan ko ng water para mas makita natin yung pagiging transparency nila. At kung mapapansin ninyo, konti lang yung pinukuha kong pigment doon sa palette. Pero grabe na yung pagka-vibrant ng colors niya. Thank you.
At ito na nga yung swatches na nagawa natin. At nakikita nyo naman, ang sobrang ganda niya. Diba? Ang ganda-ganda. Meron na akong ginawang sketch dito. At ang gagawin natin ay wet on wet. Meron akong dalawang round brush. Yung isa pang load ng pigment at yung isa naman ay pang blend. Hindi ko alam kung bakit si Joker yung napili kong reference. Eh, hindi ko pa naman napapanood yung movie na to. Para sa akin kasi, ang lakas lang ang dating niya. At syempre, yung isinasalarawan ng picture na to. Marami sa atin na masaya tayo pagkaharap natin ng ibang tao. Pero deep inside, alam mo sa sarili mo na may dinadala kang kalungkutan. Yung pag mag-isa ka na lang, eh parang pasan mo na ang mundo. Pag ganun ang nararamdaman mo, kumausap ka ng taong alam mong makikinig sa'yo. Yung alam mong sasamahan ka hanggang sa maging okay ka, katulad na lang ng mama mo, papa mo, mga kapatid mo, o kahit na mga kaibigan na malapit sa'yo. At manalangin, iiyak mong lahat sa kanya dahil hinding-hindi kanya pababayaan. Huwag magpatalo sa kalungkutan dahil marami nagmamahal sa'yo. Thoughts ko dito sa Shinhan Watercolor, kung gagastos ka ng 4,800 is sobrang worth it na. Investment mo na rin, diba, at pangmatagalan na dahil sa quality nito. Okay yung light fastness, vibrant and rich ang pigment ng mga colors na to. Matouch mo nga lang yung konti ng pigment nito, sobrang intense na yung color na ibibigay niya. Also, recommended na rin ito sa mga professionals and beginners. Ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwede itong mabili. So, yun nga. At sana nagustuhan ninyo ang video nito. At sana kahit pa paano ay nakatulong sa inyo ang review na ito. And comment down below kung may mga art materials tayo na pwede natin reviewin at mga artworks na pwede natin gawin. So, yun lang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!